for my tinolang manok. How to cook tinolang manok? This is a tinola recipe chicken or tinola chicken recipe. O diba, ang dami ko pong it's a simple cooking. Ito nga pala yung ginamit ko, sayote, chicken wings, garlic, onion, ginger, chicken or cubes, and of course the moringa leaves, the native horseradish leaves. And this is my canola cooking oil, salt, magic sarap, at Ajinomoto Beach in black pepper. Now watch this until end. How to cook tinola recipe or tinolang manok. This is what I did. I had to put the canola cooking oil into a casserole. Now I'm waiting to heat this cooking oil, and then if the cooking oil is heat, I put the garlic into the casserole. Also, I put the onion and the ginger. Now, you see how can I do it? Or, how can I do it? Here is the onion. And, of course, don't forget to mix it. I mean, halo-haloin. Hirap mag-English, ano ba yan? But I try to speak English. I pour in English. But, of course, I'm trying. O, diba? I'm trying. Now, when I put all the ingredients, the garlic, onion, and the ginger into the casserole, into the heat cooking oil casserole, of course, I put also the chicken wings. Ayan. Halu-haluin natin ito. We can mix it when we put the chicken wings, we can mix it, and of course, we put a little salt in the chicken para sa ganun mawala yung lansa. Ano ba English ng lansa? Ay, ewan. Basta bahala kayo dyan. Ayan. So, ayan, I put a little bit of salt in the chicken wings. Now I can mix it together with the ingredients. Ayan, halo-halo ko na po siya. After, ayan, hintayin natin mag-brown-brown ng konti ang chicken. Kailangan kasi mag-isa siya para mawala yung lansa. Bala ka dyan, di ko alam yung list ng lansa dyan. Ayan, now if you have to mix it, now, after that, when the chicken is brown, color brown, you have to put the water. You have to put the water. I mean, cup of water or glass of water. Now we can count how many cups of water or how many glass of water. Now, you see how can I did it. Here is the color of the chicken wings. Ayan, kulay brown na siya, guys. So now, we can count a cup of water. That is 1 cup of water, and then 2 cups of water, and then another 1 cup of water, so 3 cups of water. I put 3 cups of water. Now we can wait it. Hintayin natin, ayan. I put another cups of water, so that is the total of 3 cups of water. But of course, pag kulang pa rin, I add 1 cup of water again, so the total of water is 4 cups of water. Another 1 cup of water, so the total is 5 cups of water. Pag kulang pa rin, guys, pwede niyo pa rin naman dagdagan pag gusto niyo marami sabaw. Ito ba? Umaapaw sa sabaw.
Bala kayo dyan. Basta, ayan ang ginawa ko sa pagluluto ko. But of course, this is good. Kasi, alam niyo ba, sakto lang naman yung nilagay kong tubig. 5 cups of water. Kasi, di ba, ang sarap. Humigop ng mainit na sabaw. Siyempre, no. Alam niyo ba kung bakit? Siyempre, sabihin natin marami yung sabaw. Pero, di ba, meron naman tayong 2 more chicken cubes. Masarap. Sarap talaga siya kasi hindi mawawala yung chicken nor cubes. Ayan. So guys, we have to wait until boil the water. Hanggang sa kumulo ng kumulo ng kumulo. Siguro, I take the time when the water is a boiled. I mean, ano ba tawag nun? Yung kumukulo? Basta, ewan. Boiled ba? Kasi boiled pag ano eh, parang hindi, wrong. Basta, kumukulo-kulo, yun na yun. Ayoko nang i-google pa. Ayan. So, naghintay ako ng mga, I think is 7 to 10 minutes. So, 7 to 10 minutes hanggang sa kumulo siya. Pero hindi pa yun luto ha, yung chicken niya kailangan natin lutuin. Hindi porke kumulo na siya ng 7 to 10 minutes is luto na yung chicken. Lutuin pa natin hanggang sa maluto. Hanggang sa, I mean, lumambot yung chicken. Ayan, kumukulo na yung ating mainit na sabaw. So guys, ayan, nakikita nyo, kumukulo-kulo-kulo-kulo na siya. So, masarap yan, guys. Yung bang kulo pa lang, nakikita mo na parang ang sarap higupin. O, diba? Simple lang itong tinola ko, guys, ha. Actually, marami na ako mga nagawang tinola. Pero, itong ginawa kong tinola, simple lamang po ito. Talagang, simple lang yung ingredients niya. Sa time kasi nung nagluluto ako ng tinola, bet ko kasi yung may sotang talaga. Ang sarap. Tapos yung ang palaya ang ilalagay ko. Ito kasi ginawa ko is, ang nilagay ko is sayote talaga at saka yung malunggay leaves. So, masarap din ito, guys. Simple nga lang to. Kapag alipawa, wala kayong mga ano dyan, pwede ilagay. Kung ano yung mga tanim-tanim nyo dyan na meron yung pan, pwede nyo din ilagay. O, diba? Ayan. Ayan, guys. After siyang kumulo, diba, ng 7 to 10 minutes, hinintay pa natin talagang mga magkulo siya ng another 10 minutes kasi nga, ano yan eh, pinapalambot pa natin yung chicken talaga. Mahirap naman pagkainin natin agad-agad, diba? Ayan, I put a little bit of black pepper. Yung black pepper is yung brown na siya. I mean, yung pino na siya, ground black pepper. Ayun, yung pino-pino po talaga yung nilagay kong black pepper. Ayan, I soak the magic syrup. Ayan, pasarap kasi pampasarap ang magic syrup. Ayan. Of course, hindi ko rin makakalimutan na lagyan ng Ajinomoto mix. Yung Ajinomoto mix po, guys, yan yung tinatawag na bitchin. Nasa inyo naman pag gusto yung gumamit ng bitchin, diba? Sa akin kasi, sa lahat ng mga pagluluto ko, gumagamit ako ng kahit konting bitchin lang. Ayan, pero hindi ko pa nilagay yun. Ilalagay ko muna yung chayote. Ayan. Hintayin na naman natin. Diba pagka nakulo na siya, hintayin natin ng 10 minutes, diba, nung kumulo kanina. Tapos magkakulo 7 to 10 minutes, hintayin na natin ng 5 to 10 minutes. Ayan. So, hintayin na naman natin ng 5 minutes hanggang sa maluto yung sayote. So, yan. Lagyan na naman natin ng little bit of salt. And then, the chicken or cubes ilalagay na natin para lumasa. Ayan, 2 yung nilagay kong chicken or cubes. Tapos yung salt niya, sinabayan ko na rin. Kunti lang yung salt na nilagay ko na kasi nga, yung chicken or cubes is maalat na yon. Kaya, kunting salt lang po yung ginamit ko. Ayan! Ayan! Sarap-sarap, guys. Yung pagkakaluto niyo ng sayote, guys, huwag masyadong lusaw, ha. Ang pagluluto ng sayote is, pwede na yung, ayun nga, yung sabi ko nga, 3 to 5 minutes, pwede na.
ayan, kapag kulang pala yung black pepper na nilagay mo sa una, is dagdagan mo siya. Pwede mo siyang dagdagan. Nasa inyo po kung gusto niyo pong dagdagan ng paminta, yung black pepper. Ayan. Yung pagtitibla kasi, nasa inyo kung ano yung gusto niyong timpla. Pero sa akin kasi, kapag kulang yung black pepper niya, gusto ko kasi yung, hindi naman siya totally umaanghang, di ba? Pero yung sakto lang talaga, yung ang sarap talaga, di ba? Sakto lang talaga. Ayan, pumulo na siya. So, pwede na akong tutuusin yung sayote. Sayote kasi parang ano eh, maganda kasi yung parang sakto lang yung luto. Hindi naman siya totally half-cook na half-cook. Talagang sakto lang yung luto. Ayan oh, yung medyo parang makikita mong malambot na din yung sayote, di ba? Madali kasi lutuin ang sayote, guys. Hindi ako gumamit ng papaya. Masarap din ang papaya sa tinola. Pero ang tinola, kapag ang native na manok ang ginamit mo, yung papaya masarap talaga doon. Tapos ang palaya, o di ba? At saka malunggay. Pero kapag broiler chicken ang ginamit natin sa pagluluto, is, ayan, pwede tayong gumamit ng sayote. Ayan, kaya guys, ayan, tingnan ninyo, malapit ng maluto. So, ilalagay ko na rin ang aking horse radish leaves, or else moringa leaves, or moringa oleifera ang tawag doon. Basta malunggay leaves sa Tagalog, guys. Ayan, maraming words ano ng ating malunggay. So, alam nyo, mostly naglalagay talaga ako ng malunggay kapag tinola. Kasi yung malunggay, guys, masarap talaga, maraming benefits po yan. Ayan, yung sayote, nutrients din, nakapagbigay ng nutrients. Kanin din yung malunggay, kasi yung malunggay is pampalapot ng dugo yan. Ayan po yung ginamit ko, betchin. So, huli po yung ginamit ko, betchin. Pampasarap po talaga yan. Pero nasa inyo po yan kung gusto niyo po. Kasi timplahan nyo po ng magic sarap, pwede naman pong hindi kayo gumamit ng betchin, yung Ajinomoto mix. Pero para sa akin kasi, para sumarap po talaga yung luto, tandaan ninyo, pwede kayong gumamit. Hindi naman sabi nila is pampaiksi ng buhay ang betchin, di ba? Pwede sana, namatay na tayong lahat. Kung talagang araw nga natin is araw na nga natin, o diba? Basta gumagamit talaga ako ng betchin. Hindi naman totally marami, basta pampalasa lang siya. Kaya yan. So guys, luto na ang aking tinolang manok. So yan, ang sarap-sarap talagang kumukulo-kulo. Timplado na siya, guys. Sakto lang yung aking sabaw. Kaya ayan, lutong-luto na yung ating ulam. So, masarap na ito. Yummy, guys. Kaya, huwag niyong kalimutan, ha. I-click ang aking notification bell all para updated naman kayo sa aking mga content or on next upload or else sa aking mga pagla-live. Ayan, yummy tinola chicken. Ayan, ang sarap, guys. Oh, don't forget to subscribe my channel, Isa Rivera 23. Ayan. Thank you for watching. I love you, guys. Mwah.